Hey mga broads, so mga broads no, nababalita nga po na ito pong si Robbie Herndon ng Alaska Aces ititrade na nga daw po mga kabroads at possible po yan. Kasi nga mga broads, ito pong Alaska Aces loaded na po ang kanilang mga fill-up players. Kaya nga mga broads, kailangan po nilang magbawas. Sa isang team kasi kailangan lang daw kasi ng 5 fill foreign players sa isang koponan sa PBA. Ito nga ang Alaska Aces umaabot ng 7 na feel foreign players po ang kanilang koponan dahil nandyan si Herndon, si Dick Gregorio, si Maverick Amici, si Taylor Brown, Alex Stockton, tapos ito pong si Yusef Taha at ito pong si Abu Trotter. So mga bros, marami na talagang feel foreign players ngayon ang Alaska Aces, kaya nga isa po itong si Robbie Herndon ang isa po sa mga kailangan nilang i-trade daw para nga makakuha sila ng mga quality players din at kung sa ganun makakapagbawas sila ng fill-up. Kaya nga itong si Herndon ay pwede nilang i-trade kasi nga alam ng Alaska na mataas naman ang makukuha nilang players ang kapalit dito ni Robbie Herndon. Kaya nga ito pong Alaska Aces ay nakikipag-negotiate ng mga broads dito po sa San Miguel Beerman. Yes mga broads, kasi nga inababalita natin na itong SMB nga po ang hinahanap din po neto ay ang shooter. Bukod po dun sa big man na back up doon po kay Junmar Fajardo. Kaya nga itong SMB ay kumukuha ng mga shooters katulad na lang ni Perez na kinuha nila. Pero syempre hindi naman nila makukuha ng libre ito pong si Robbie Herndon kasi nga kailangan dito ng trade talaga. Kaya nga mga bros, komento mo po dito yung kailangan i-trade ng SMB para makuha po itong si Robbie Herndon. At sabi nga rin ng SMB naghahanap na rin sila ng mga susunod na gaganap sa role dito ni Arwin Santos bilang forward at shooting guard. Kaya nga ito pong si Robbie Herndon, height ay 6'3" at kayang-kayang pumukol ng 3 at kaya maglaro ng multiple position, pwede po itong si Robbie Herndon na gumanap bilang Arwin Santos sa mga susunod pang mga taon. Kasi nga ito pong si Arwin, syempre hindi na rin po ito batang mga kabroads, 39 years old na po ito, si Pingris nga nagretiro na. Ito nga pong si Arwin Santos, 39 years old din, nakaedad ni Pingris, syempre mga broads, malapit na rin po yan. So mga broads, ito pong SMB ay hanap talaga ng mga susunod na mga batang players dahil lang kanilang lineup na mga big 5 ngayon may mga edad na talaga mga kabroads. Kaya ito pong si Robbie Herndon ang isa po talaga sa mga tinitignan ngayon ng SMB at nakikipag-negotiate na rin ang Alaska Aces dito para nga makuha ito pong 6'3 shooting guard ng Alaska Aces. At kung matatandaan nyo, ito pong si Herndon ay naging part na rin ito ng SMC team, which is ang Magnolia Hotshots. Kaya nga malaking bagay siya doon at talagang siya ang talagang shooting guard ng Magnolia noon. Kaya nga itong si Herndon ay possible na bumalik kasi nga ay interesado na ang SMB dito kasi nga sa kanyang shooting talagang matutulungan niya ang SMB. Pero ayon sa mga reports natin ang nababalita nga pong pwedeng i-trade dito kay Robbie Herndon, which is fair trade, ay ito pong si Von Pesomal. So mga broads, sa tingin nyo po ba fair kaya ang trade na yon na Von Pesomal kapalit ni Robbie Herndon? So komento mo lang ang opinion mo dito mga kabroads at isa-isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita natin mga broads no, kine-question na nga po ng mga fans ang pagretiro nga po dito ni Mark Cagiwa sa Barangay Ginebra San Miguel. Kasi nga po nasunod na at ito pong si Simon at ito pong si Pingris ay nagretiro na mga kabroads. Kaya nga kine-question na nila ito pong si Mark Cagiwa kung kailan talaga magre-retiro. Halos lahat po ng PBA fans nagtataka po dito talaga sa veterano ng Ginebra na si Mark Cagiwa. Sabi po kasi nila bakit hindi pa daw po nagre-retiro itong si Mark Cagiwa kasi nga po 41 years old na at sana nagretiro na lang daw itong si Mark para daw makapasok yung ibang mga batang players na kukunin ng Ginebra at makuha yung spot niya. Kaso nga mga broads, yun nga,
yung mga fans eh nagagalit na. Eh bakit hindi pa daw nagre-retiro ang isang Dos Park? Tapos sabi nila eh hindi na daw naman kasi nagagamit ito, lalong-lalo na sa official game. Pero mga brodsa, ang hindi po kasi alam ng mga PBA fans eh ito nga daw pong si Mark Kagiwa eh ayon po sa mga reports natin eh effective daw po ito sa practices kasi nga mga brods eh nakikipagsabayan pa rin daw po itong si Mark Kagiwa sa mga batang players ng Barangay Ginebra lalong-lalo na sa mga prime players ngayon. Yan ay during practices po. At ayon sa mga reports eh malaking tulong daw po talaga itong si Mark Kagiwa sa mga players ng Barangay Ginebra dahil minomotivate nga daw po mga brods ni Mark Kagiwa ang mga players niya. At kahit hindi nga daw po siya nagagamit sa official game eh pinapalakas nga niya ang determinasyon ng mga ka-teammates niya para nga po manalo every game. So mga brods, ganyan po talaga yung impact ni Mark Kagiwa kaya sa mga lahat ng mga PBA fans eh hindi nga daw po yun nakikita nila. Pero yun nga no, eh pagdating nga daw po naman kasi sa lineup ng Ginebra, eh syempre mas deserving naman daw po talaga yung mga ibang batang players kaysa daw po kay Mark Kagiwa. Pero yun nga mga brods, eh malaki po talaga ang respeto nila mga brods ng Ginebra kay Mark Kagiwa kaya nga po hindi pa nila ito binibitawan kasi nga po eh siya rin ang isa talaga sa mga nagpakilala dito sa Ginebra at kung paano niya pinakita yung never say die attitude niya dati. At siya rin talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon talaga ng kampiyonato ang Ginebra dati. Pero yun nga mga brods, eh marami pa daw po talagang nang babash kay Mark Kagiwa hanggang ngayon kasi nga naman talaga eh sa edad niyang 41 years old eh nandito pa rin siya sa PBA. Pero yun nga mga brods, eh ayon po sa mga reports natin no, na ito pong Barangay Ginebra ay ino-offer na po itong sina Mark Kagiwa at L.A. Tenorio na maging part ng coaching staff ng Barangay Ginebra. Kasi naman mga brods, eh sila talaga yung mga nagpapalakas ng loob ng mga ka-teammates nila. Lalong-lalo na po itong si L.A. Tenorio ang isa sa mga general ng Barangay Ginebra. Pero yun nga mga brods, siguro ilang taon na lang or baka this season or last season na lang po ito ni Mark Kagiwa bago po siya magretiro sa PBA. Eh, syempre po, eh, talagang marami ang malulungkot din kapag nawala na ang isang Mark Kagiwa ng PBA at unti-unti na nga po silang nawawala mga brods. Yung mga dating sikat na players, pati nga po itong sina JC Intal, sina PJ Simon, di ba? Pero ikaw mga brods, sa tingin nyo ba Mark Kagiwa dapat na nga po ba talagang mag-retiro ngayon sa PBA? O wag muna, dapat muna niyang i-guide yung mga teammates niya. So komento mo lang ang opinion mo mga brods at isa-isay natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out. I just wanna bag like a old lady. I'm backwoods smoking, I don't know skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed. I got